Mapagpalang araw po sa ating mga kapatid at welcome back po sa ating YouTube channel. So for today's video po mga kapatid is another reaction video na naman po tayo. At ang ating pong gagawa ng reaction video ay patungkol po dito sa seminarista o pari daw na sinasabi niyang pwede daw po ang pag-inom ng alak. Meron pa po siyang hawak na San Miguel beer. San Miguel beer ba to? Talagang chine-church niya pa. Na parang proud na proud siya na manginginom sila. So, play na natin to. Ang title pala nito ay Tinukoy ba ang pag-inom ng alak sa Biblia, no? So, ang may-ari ng channel na to ay si... Sino ba to? Mamaya natin sabihin. Basta play na muna natin. Lingkod ng Diyos, bakit nagtaas ng bote? Kasama ba talaga ang pag-inom ng alak sa itinuturo sa atin ng banal na kasulatan? Alright. Ano ang tiyak na epekto nito sa mga kabataan, mga manginginom ng alak, at lalo na sa mga lasenggo? At ano dapat ang... So ayan, nakikita niyo mga kapatid, nakasuot pa siya ng pangpare o pampastor, no? Tapos meron siyang hawak na bote ng alak, no? So, hindi ko alam kung anong trip niya sa buhay niya, ba't niya ginawa yung bagay niya to, o gusto niya lang talagang makakuha ng maraming views or attention ba sa social media. So, play natin ulit. Tangian ng isang lingkod ng Diyos. Inuman! Ayun. So, ang pangalan ng channel nito Silip Tigador. No, subscribe po natin si Silip Tigador. So, play po natin ulit. Magandang buhay, bayan kong minumutya. Ito ang inyong Silip Tigador, taga-silip ng simbahan. Dahil kung sa gobyerno... So, itong si Silip Tigador, ang mga topic niya or mga content na ginagawa niya, patungkol sa mga churches, no? So, di ko alam kung katoliko lang ba yung sinisilip niya o pati yung ibang mga churches. Pero maganda to kasi nagkakaroon tayo ng awareness kung ano nga ba yung mga doktrina na meron sa bawat mga churches, no? So, play natin ulit. Ay maraming pasaway at tiwali. Sa simbahan ay may halimaw. Ang layunin ko'y... May halimaw daw sa simbahan, no? Kaya pala kapag ka... yung mga... natatapat sila sa simbahan, nag-sign up the cross sila kasi may halimaw pala. Joke lang po, joke lang. Asilip nyo man lang ang kanyang mga gawa, sakaling mabuksan ang ating mga diwa sa nakasanayang relihiyon at makita natin na ang ating tanging kailangan ay ang ating tagapagligtas, si Jesus. Yun talaga ang tama. Correct. Sa videong ito ay sisilipin natin ang isang lingkod daw ng Diyos na ito na nagmukhang ang endorser ng alak dahil sa hawak-hawak niyang bote. Nagsasayaw pa nga. Parang ano, parang nasa beer house, no? Magkaganong-ganong pa ng alak, no? Lakas ng trip niya ito. Habang dinidepensahan sa pagtuturo ang tungkol sa piyesta. Pero bago ang ating silipan, ay nais ko munang ipaalala dahil tila nakalimutan ng kolokon este ng lingkod daw ng Diyos na ito na ang alak lang naman ang isa. So, kung tayo ay nagbabasa ng Biblia at meron tayong pag-unawa dito, malalaman talaga natin na pinagbabawal talaga yung pag-inom ng alak, no? So sa kanila pwede. Kaya nga malalaman agad natin kung totoong mananampalataya ba to o mga bulaan lang. So play natin ulit. Sa pila ka inaabuso ng mga tao sa buong mundo mula pa man noong ancient time at maging sa Biblia at nananatiling malaking problema ng tao hanggang sa kasalukuyan. Tinatayang nasa... Totoo naman kasi talaga to kapag ang tao ay nakailom, nawawala na sa katinuan. Kaya nga pinagbabawal yung alak Kasi isipin mo yung tao na lasing, kapag nalasing na, iba na yung takbo ng isip. No? Kung meron siyang kaaway or meron siyang nakasagutan sa inuman, pares na mga lasing yan, rambulan na yan. Gayun din sa mga ibang usapin, no? Gaya ng mga immoral, no? Mga sexual. No? Ganyan din yan. Halos lahat ng mga nakainom, ganyan yung takbo rin ng utak. Kaya talagang ang alak ay pinagbabawal talaga sa Biblia.
283 million katao ang may alcohol use disorders worldwide as of 2016 ayon sa World Health Organization. At ang lalaki namang ito sa video ay si Enrico Macrujon na isang seminarista at kilala sa kanyang vlog na Rex the Seminarian. So ito pala si Rex the Seminarian. So di ko alam kung pari ba to or seminarista lang ah. Pero yung mga vlog niya kasi, napapanood ko na rin yung mga vlog dati nito eh. Yung sa mga flip top, ginagawa niya rin ng flip top kaso yung patungkol sa ano patungkol sa Catholic naman, parang nireribatan niya yung mga dis sa Catholic, parang ganoon yung ginagawa niya. Dahil meron na rin itong million na mga followers. Nako po, naloko na. Naloko na. Dahil ang issue, nakuha nga po nitong itaas ang gospel, este, ang bote, sa gitna ng kanyang milyon na followers at sa buong mundo. Sa may halik sa bote, ewan kong nanghihikayat na mahalin din ninyo ang alak para depensahan ang pagkakaroon ng piyesta at inuman. Dahil marami daw ang kumikwestiyon dito. Pre, nandiyan na naman din ang mga hindi katolikong kumikwestiyon kung nasa Biblia ba ang mag-celebrate ng piyesta. Dahil ito daw ay nakasulat talaga sa Biblia at baka hindi lang nila nabasa. Pero totoo ba na wala talaga sa Biblia? Kaya tayo talaga bilang isang mananampalataya, mas mainam talaga na nagbabasa tayo ng Bible. Kasi kung nakikinig lang tayo every Sunday at hindi tayo nagbabasa ng Bible, eh hindi tayo magkakaroon ng pag-unawa sa ating doktrina o sa mga turo na meron tayo. Kaya doon din natin malalaman kung tama ba yung turo na pinapakinggan natin eh o mali eh. Kasi nagbabasa tayo eh. Kumbaga sa ano, meron tayong sariling pag-unawa, hindi yung kung ano lang yung sinasabi, yun na lang yung paniniwalaan natin. Eh, bilang isang Kristiyano, naka-base tayo sa Bible eh. So, ito yung ating guide, no? Guidelines ng ating mga buhay. Mas mainam kung meron tayong mga study Bible. Kasi mas maganda yun basahin dahil nandun na yung mga references at meron na mga commentary. So, play natin ulit. Ang mag-celebrate ng fiesta o hindi lang talaga sila nagbabasa? At kasama daw talaga sa kaek-ekan, este, sa kapestahan, ang pag-inom ng alak. Eh sa Genesis pa lang may mababasa ng fiesta. Isaac then made the feast for them, and they ate and drank. At sa fiesta, meron talagang handaan, kainan at inuman. Patay, naloko na. Kaya pagdating sa madalas na resulta ng inuman sa piyesta. Uwi sa rambula ng pista. Sa rambula ng ilang kalalakihan. Ayan na, yung result ng inuman. Ang inuman sa piyesta na uwi sa rambulan at pananaksa. Ang gobyerno na lang ang nakakapagdisiplina sa mga lasing. Dahil ang tanging tugon ng simbahan ay hindi namin sila tinuruan maglasing. Cheers! Tinuruan maglasing. Ano ang ating masisilip dito? Umpisa na ng silipan! Sigador. So medyo funny video lang do pero talagang unawaan mo yung ang mga talata sulat dito Biblia, eh talagang malaman talaga. Sa unang tingin ay talaga namang mababasa natin ang piyesta at alak sa mga bersikulong ginamit at mapapasabi ka sa iyong sarili na oo nga, nasa Biblia pala ang kapiyestahan at pag-inom ng alak. Pero sa simpleng paraan ng pagsilip sa pamagat ng isang talata sa Biblia kung saan nabibilang ang isang bersikulo ay malalaman mo ang tunay na itinuturo sa atin. Halimbawa, ang bersikulong ito na ginamit niya ay mayroong pamagat na ang kasunduan ni Isaac. Tsaka wala naman sinabing ano dun sa verse na yun na alak, no? Kumain lang at kumain at uminom, no? Siyempre, natural siguro pa, pagka kumain ka, natural na iinom ka. Pero hindi sinasabing alak. Wala naman nakalagay na alak yung ininom doon. Ang nakalagay lang doon, kumain at uminom. So, depende na yun sa pag-unawa na nagbabasa. Kasi para sa akin, yung mga alak sa Bible nung panahon ng mga apostol at mga propeta, eh, hindi pa ganun yata kalinis yung tubig. Kaya yung alak eh parang ipinapangano nila sa iniinom nilang tubig kasi marumi pa yung tubig eh. So play natin ulit. At ni Abimelech na pag binasa mo ang buong talata kung saan nariyan ang bersikulong iyan ay makikita mo na ang itinuturo sa atin dito ay ang pakikipagsundo
Oo mga kababayan ko, pakikipagsundo ang tinuturo sa atin dito at hindi ang piyesta at ang pag-inom ng alak. Dahil ang piyesta at alak dito ay parte lamang ng pagsasalaysay tungkol sa pakikipagsundo. Kaya nga ang pamagat nito ay ang kasunduan ni Isaac at ni Abimelech. Dahil so yung pamagat kasunduan, hindi inuman at piyesta. Parang yung piyesta ay part lang ata ng kanilang parang pagdiriwang ba na nagkaroon sila ng peace. Parang ganon. Ito ay tungkol sa pakikipagsundo. Mm-hmm. At di ba bilang isang lingkod ng Diyos na mayroong mataas na moralidad at pawang kabutihan ng ating nakikita sa kanila, ay ang pakikipagsundo ang dapat na ituro sa atin at hindi ang piyesta at pag-inom ng alak. Dahil sa Biblia ay dapat natin malaman na ang alak dyan ay parte talaga ng pang-araw-araw na buhay ng mga Israelita, dahil ang tubig sa kanila ay masama ang lasa. Mm-hmm. At ang alak na nakalalasing gaya ng itinataas ng Koloy Este, lingkod daw ng Diyos na ito na may alcohol content, ay mahigpit na pinaiiwasan. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. At sino ba naman ang hindi matitipsy sa kahit ko konting alak? Silipin nyo nga! Siguro kung isang shot lang, pwede, basta yung alak lang. Hindi yung magpapakalat. Ano yung pare dito? Yung pare dito, manginginom. Pangalawang silip, ang katitisuran. Ano pala. Ayan, no? Mapapansin natin sa mga katuruan ni Jesus ang kanyang matinding malasakit sa mga mahihila tulad ng mga bata at mahihirap. Kaya ganun din katindi ang kanyang babala sa kanyang mga lingkod na huwag maging dahilan ng pagkakasala ng mga mahihina. Kung sino man sa inyo ang maging dahilan para magkasala ang isa sa mga maliliit na batang ito na naniniwala sa akin, mas mabuti pang talian ng malaking bato ang leeg niya, tapos ihulog siya sa dagat para malunod. Sobrang bigat ng parusa. Pero alang-alang sa katuruan ng pista, gamit ang mga bersikulo sa Biblia, ay naitaas ang isa sa pinakadahilan ng pagkakasala ng mga tao sa buong mundo. Paktay na para bagang hindi na inisip ang mga batang makakapanood dito at ang milyon-milyong mga taong kaya pala may problema sa pag-inom ng alak. So kaya pala karamihan sa kanila, sa membro nila mga lasenggero ini-endorse naman pala yung alak tsaka piyesta. Kaya naman pala pwede. Isang lingkod ng Diyos ang makikitang nagtaas ng bote. So aminado naman ako dati dito, lasenggero rin ako noong mga panahong talagang wala pa akong, hindi pa ako nagbabasa ng Biblia at hindi pa ako nakakaunawa ng salita ng Diyos. Siyempre nagsisimba naman tayo every Sunday, pero pagkatapos, alam nyo na, happy-happy ulit. Inom dito, inom doon, kung ano-anong mga kalokohan, wala nga tayong pag-unawa Siguro, ganito rin yung mga taong nandirito sa loob nito. Kaya yun na lang yung pinangahawakan nila at akala nila okay yung ginagawa nila at hindi nila alam na yun ay malaking pagkakamali na sa kanilang mga buhay. Hindi kaya siya katitisuran ng mga kabataan at gawin siyang modelo sa pag-inom ng alak at gawin siyang santo ng mga lasenggo? Patay. So hanggang dito lang mga kapatid ang ating reaction video. Medyo funny video siya pero talagang real talk talaga to. Talagang malaman talaga yung sinasabi dito ni sino to? Silip Tigador, no? Talagang kung nauunawaan mo yung mga verses sa Biblia o meron kang pag-unawa, talagang malalaman mong bawal. Pero kung hindi ka naman nagbabasa at wala lang naman sa iyo yung Biblia, parang sulat-sulat lang na parang pocketbook lang ganun, hindi mo siya may apply sa buhay mo. At kung ano lang yung naririnig na tinuturo sa'yo sa simbahan, yun na lang yung pangahawakan mo. Kasi yun yung turo sa'yo So hanggang dito na lang po ang ating video mga kapatid at God bless po sa atin lahat at paalam!